Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Welcome all who attend this Bible seminar in the name of the Lord. Welcome po kayong lahat sa lahat po ng dumalo sa Bible seminar ito sa pangalan ng Panginoon. I convinced this Bible seminar will be the great chance in your life to know true God and to know true salvation. At naniniwala ako na itong Bible seminar ito yung dakilang pagkakataon sa inyo na makilala yung tunay na Diyos at yung kaligtasan. So I really hope you can continue listen to this Bible seminar until last session. At ako ay talagang umaasa na magpapatuloy po kayong makinig sa Bible seminar ito hanggang sa matapos. Okay, before we start, let's pray together. Kaya bago tayong magsimula, tayong lahat po ay manalangin. Dear most friend, gracious Father, mahal naming Ama na mahabagin at pagpala, thank you for allowing great chance we can have the Bible seminar this week. Salamat po sa pagpapahintulot ng dakilang pagkakataon na makapag-Bible seminar kami sa linggong ito. This time, God called many people who desire the Word of God. Sa oras nito, tinawag ng Diyos yung maraming mga taong nagnanais ng salita ng Diyos. God wants all men to be saved. At ang Diyos ay nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas. So God, please allow through salvation to all the people who attended this Bible seminar. Kaya Diyos, pakiusap, papahintulot niyo po yung kaligtasan sa lahat ng mga taong dumalo sa Bible seminar na ito. This time, please open our heart and ears to the Word of God. Sa oras na nun, nawabuksan niyo po yung aming puso at isipan sa salita ng Diyos. This time, please walk the Holy Spirit so that we can clearly understand the Word of God. Sa oras na ito, pakiusap, kumilos na ang Espiritu Santo upang malinaw naming maunawaan ang salita ng Diyos. This time, from start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Sa oras nito, mula sa pasimula hanggang sa matapos, ay umaasa lamang kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's learn the Bible. Kaya pag-aralan po natin ang Biblia. From today. Mula ngayong araw. Yeah. Una, let's look at the Bible, Isaiah chapter 55, verse 1. Una, tingnan po muna natin sa Isaiah 55, verse 1. If you don't have Bible, you can see the screen. Kung wala po kayong Biblia, tumingin po kayo sa ating screen. Okay, 55, verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. O lahat ng nauuhaw, pumarito kayo sa tubig, at siyang walang salapi, pumarito kayo. Kayo bumili at kumain. Pumarito kayo, kayo bumili ng alak at gatas ng walang salapi at walang halaga. Yeah. Lahat ng nauuhaw, pumarito kayo sa tubig. When you are thirsty, you need to drink the water, right? Kapag kayo po ay nauuhaw, di ba kailangan nyo pong uminom ng tubig? When you drink the water, your thirsty will be solved. Kapag uminom po kayo ng tubig, mawawala po yung inyong pagkauhaw. But you have to know, you can have not only physical thirsty, you can have also spiritual thirsty. Pero kailangan nyo pong malaman, hindi lang po kayo magkakaroon ng physical na pagkauhaw, meron din po kayong spiritual na pagkauhaw. Actually, all man has the thirsty of a soul. Sa katunayan, ang lahat po ng tao ay merong pagkauhaw sa kaluluwa, ng kaluluwa. Thirsty of a soul cannot be solved by drinking this kind of water. Yung pagkauhaw ng kaluluwa po, hindi ito malulutas sa magitan ng pag-inob ng tubig na ito. It's the Word of God. Ito po ay ang salita ng Diyos. God's word, right? Ay yung salita ng Diyos. Yeah. Lahat ng nauuhaw, pumarito kayo sa tubig. If so here, what does it mean the water? Kaya dito po, ano pong ibig sabihin ng tubig? In the Bible, water means Word of God. Sa Biblia, ang ibig sabihin po ng tubig ay salita ng Diyos. Yeah. God invite you to the Word of God. Inakay kayo ng Diyos sa salita ng Diyos. God didn't invite you to this kind of water. Hindi right? kayo inimbitahan ng Diyos para sa tubig na ito. When you come to the Word of God, your spiritual thirsty will be solved. Kapag lumapit kayo sa salita ng Diyos, ang inyong spiritual na pagkuhaw ay malulutas. Yeah.
That's why God invite you to the word of God. Kaya inimbitahan kayo ng Diyos sa salita ng Diyos. Last fall, you are invited in the birthday party. Ipagpalagay nating inimbitahan kayo sa birthday party. Somebody sent the invitation to the birthday party. Mayroong isang taong nagpadala ng invitation po para sa birthday party. To go to the house, you need to follow this way. Upang makapunta ka po sa bahay na iyon, kailangan mong sundin yung daang ito. When you follow this way, you can find my house. Kapag sinundan mo yung daang ito, matatagpuan mo yung aking bahay. Mukhang mahirap to go. Mukhang mahirap pong pumunta, di ba? But it's not the end. Pero hindi pa dyan nagtatapos. My house is here. Yung bahay ko ay nandito. Please come to my birthday party. Pakiusap, pumunta ka sa aking birthday party. Will you go? Pupunta ka po ba? Will you go? Pupunta ka po ba? Maybe you will hesitate. Marahil ikaw po'y mag-aalinlangan. It looks so dangerous, right? Diba, mukhang napakadelikado. Yeah. But God does not invite you to this kind of a place. Pero hindi po kayo inimbitahan ng Diyos sa ganitong uri ng lugar. God invite you to the word of God. Inimbitahan kayo ng Diyos sa salita ng Diyos. Here. Dito po. Cavite Church. Sa Cavite Church. Somebody invite you to this Bible seminar. Marahil meron pong isang nag-imbita sa inyo sa Bible seminar. Your family member. Yung membro ng kapamilya ninyo. Your neighbor. Yung kapitbahay your ninyo. Your relative. Yung kamag-anak ninyo. Your friend. Ang iyong kaibigan. Or your workmate. O ang iyong katrabaho. But come to the Word of God. Not so difficult, right? Pero yung pagpunta dito at pagpunta sa salita ng Diyos ay hindi po mahirap, di ba po? Madali to come here, right? Madaling pumunta po dito, di ba? Even we have a pickup service. Mayroon din po tayong pagsundo pa. Madali, right? Di ba po, madali? God invite you to the Bible seminar. Inimbitahan kayo ng Diyos sa Bible seminar. The birthday party, sometime in your life, you can be invited to the birthday party. Di ba minsan sa inyong buhay, naiimbitahan kayo sa birthday party? But even though you don't go to the birthday party, it's not critical thing in your life. Pero kahit na hindi po kayo nakadalo sa birthday party nito, hindi naman ito delikado sa inyong buhay. But the invitation of God can be critical thing in your life. Pero yung pag-imbita sa inyo ng Diyos ay maaaring maging delikado para sa inyong buhay. Invitation of God is a much more important invitation. Yung pag-imbita ng Diyos, yung higit na mas mahalagang imbitasyon. Anyway, today, you have to keep in mind, you are invited by God even though somebody invite you to hear. Pero kailangan niyo pong tandaan, kayo po'y inimbita ng Diyos kahit na meron pong isang nag-imbita sa inyo sa pagpunta don't dito. Don't forget, it's a God's invitation. Huwag niyo pong kalimutan na ito'y pag-imbita ng Diyos. It's the most important invitation in your life. Ito po yung pinakamahalagang pag-imbita sa inyong buhay. Okay? There is the greatest questions of our life. Meron pong malalaking katanungan ng buhay. First is about God. Una, patungkol sa Diyos. Mayroon ba talagang Diyos? Anong sagot mo? Mayroon ba talagang Diyos? Yeah, maybe you can say yes. Marahil marasabi niyo, oo. Paano siya makikilala? Paano? Medyo mahirap? Yeah. But if you learn the word of God through this Bible seminar, you can find the clear answer. Pero kung pag-aaralan niyo po yung salita ng Diyos sa magitan ng Bible seminar na ito, matatagpuan niyo po yung malinaw na kasagutan. Second, about the Bible. Ikalawa, patungkol sa Biblia. Ano ba ang Biblia? Toto ba ito? Toto ba ito? Toto, right? Yeah. How can you know it's a real truth? Paano natin malalaman ito ay talagang totoo? Yeah, we can find the answer also through this Bible seminar. Matatagpuan din po natin yung kasagutan sa magitan ng Bible seminar na ito. Number 3, about the Spirit. Ikatlo, patungkol sa Espiritu. Mayroon ba talaga akong Espiritu? Oho, right? Yeah, meron. Yeah. You can also find the answer. Maaari nyo din pong matagpuan yung sagot sa Bible seminar. Number 4, about life. Ikaapat, patungkol sa buhay. Ano ba ang layunin ng buhay? Have you ever thought about it? Napag-isipan niyo na ba yung patungkol po dito? Through this Bible seminar, you can think about
What's the purpose of your life? Kaya sa magitan ng Bible seminar ito, maaaring yung isipin po, ano ba yung layunin ng aking buhay? Of course, you can find the clear answer. Siyempre, matatagpuan po yung malinaw na sagot. There is the greatest question. At meron pong pinakamalaking katanungan. It's about salvation. Ito'y patungkol sa kaligtasan. Paano maligtas? Paano makakarating sa langit? Everybody wants to go to heaven. Di ba ang lahat po gustong pumunta ng langit? Yeah. Everybody wants to be saved. Ang lahat po nais maligtas. Do you think you are saved? Sa tingin niyo po ba, ligtas na ba kayo? If you are saved, how were you saved? Kung kayo'y naligtas na, paano ka po naligtas? Yeah. You can find the all these answers through this Bible seminar. Matatagpuan niyo po ang lahat ng kasagutan na ito sa magitan ng Bible seminar. Okay, so all you have to do is listen carefully. Ang kailangan niyo lang pong gawin, makinig sa Bible, makinig po. Yeah. It's the purpose of the this Bible seminar. Ito naman po yung layunin ng Bible seminar na ito. 1 Timothy chapter 2 verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang Diyos na ating tagapagligtas na nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ang Diyos na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas. Why does God want all men to be saved? Bakit nais ng Diyos ng lahat ng tao ay maligtas? Because all men are not yet saved. Dahil ang lahat ng tao po ay hindi paligtas. You also belongs to all men. Kayo din po ay kabilang sa lahat ng tao. Tama po ba? It means you have to be saved. Ibig sabihin, kailangan mong maligtas. God wants all men to be saved. That's why God invite you to the Word of God. Ang Diyos ay nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas, kaya inimbitahan kayo ng Diyos sa salita ng Diyos. Because we can be saved through the Word of God. Dahil maaari lamang tayong maligtas sa magitan ng salita ng Diyos. The Bible, 2 Timothy chapter 3 verse 15 also, basahin po natin ng sabay-sabay. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa magitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Dito, ang mga banal na kasulatan, ibig sabihin, Biblia. Right? Yeah. Na makapagtuturo sa iyo tungkol sa kaligtasan. Right? The Bible said, the Bible can lead you to the salvation. Sinasabi ng Biblia, maaari kang mapatnubayan ng Biblia sa kaligtasan. Yeah. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Right? When you learn the Bible, you can find the faith in Christ. Kapag pinag-aralan niyo yung Biblia, matatagpuan niyo yung pananampalataya kay Kristo. When you find the faith in Christ in the Bible, you can get the salvation. Kapag natagpuan niyo yung pananampalataya kay Kristo sa Biblia, magkakaroon kayo ng kaligtasan. Getting a salvation, same meaning, getting a eternal life. Ang pagkakaroon ng kaligtasan, pares lang yan sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. So Juan chapter 5, 39, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Dito din ang mga kasulatan, Biblia, right? Mayroon kayong buhay na walang hanggan. Eternal life, buhay na walang hanggan, right? Through the Bible, you can get the eternal life. Sa magitan ng Biblia, maaari kayong magkaroon ng buhay na walang hanggan. You can summarize. God gave the Bible to a man. Maaari nating buo din, ibinigay ng Diyos ang Biblia sa tao. Why God gave the Bible to a man? Bakit ibinigay ng Diyos ang Biblia sa tao? Yeah, through the Bible, we can get the salvation. Dahil sa magitan ng Biblia, maaari tayong magkaroon ng kaligtasan. Yeah, we can get the salvation, right? Di ba, maaari tayong magkaroon ng kaligtasan? Yeah, we can find the we have to find the faith in Christ. Kailangan nating matagpuan yung pananampalataya kay Kristo. When you find the faith in Christ through the Bible, we can get the salvation. Kapag natagpuan nyo yung pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng Biblia, maaari tayong magkaroon ng kaligtasan. Getting a salvation, same meaning, getting a
eternal life. Ang pagkakaroon ng kaligtasan, parehas lang din po yan sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Medyo mahirap? Medyo mahirap po ba? Getting a salvation, getting a eternal life, easily speaking, you can go to heaven. Ang pagkakaroon ng kaligtasan at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan sa mas madali pong salita ay maaari kang makapunta ng langit. If you get the salvation, you can go to heaven. Kapag nagkaroon ka ng kaligtasan, maaari kang makapunta ng langit. If you already have eternal life, it means you can go to heaven. Kapag meron ka ng buhay na walang hanggan, ibig sabihin makakapunta ka na ng langit. Yeah. God invite you to the word of God. Inimbitahan kayo ng Diyos sa salita ng Diyos. Because God wants all men to be saved. Dahil ang Diyos ay nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas. This is the purpose of this Bible seminar. Ito po yung layunin ng Bible seminar na ito. Okay? So through this Bible seminar, you have to get the salvation. Kaya sa magitan ng Bible seminar ito, kailangan yung magkaroon ng kaligtasan. But you have to know, God wants all men to be saved, but Satan doesn't want it. Pero kailangan yung malaman, ang Diyos ay nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas, pero ayaw po ito ni Satanas. Satan tempts you. Tinutukso ka ni Satanas. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Whose mind? The God of this age, God of this age is Satan. Kaya yung binulog ng sanlibutan ito yung pag-iisip. Ito po si Satanas. Has blinded. Binulag niya po. Lest the light of the gospel of the glory of Christ should shine on them. Upang wag nilang makita yung liwanag ng ebanghelyo ng kaluwatian ni Kristo. God wants all men to be saved, but Satan hinder you not to be saved. Ang Diyos ay nagnanais ng lahat ng tayo maligtas, pero hinahadlang ang kanisa Satanas na hindi maligtas. Satan hinder you, maybe tomorrow, not to come to Bible seminar. Marahil bukas, hahadlang ang kanisa Satanas na hindi ka pumunta ng Bible seminar. When you overcome hindrance of Satan, you can get the salvation. Kapag napagtagumpayin mo yung mga hadlang ni Satanas, maaari kang magkaroon ng kaligtasan. It's possible this time, Satan can make you be sleepy. Maaaring ngayon sa gabing ito, maaaring gawin ni Satanas na ikaw ay makatulog. Nobody sleepy? No. Wala po bang inaantok dito ngayon? Yeah. You have to overcome if you are sleepy. Kailangan niyo pong malampasan po yung pagkaantok. Yeah. So, when you listen to the Bible seminar, your listening attitude is very important. Kapag nakikinig ba kayo ng Bible seminar, ang inyong pag-ugali sa pakikinig ay napakahalaga. Isaiah chapter 55 verse 3, ang inyong tainga ay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin, kayo'y makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Here also, God invite you, right? Pumarito kayo, right? Dito din po, di ba sinabi, pumarito kayo. Ang inyong kaluluwa ay mabuhay, it means you can get the salvation. Ang inyong kaluluwa ay mabuhay, ibig sabihin, maaari kayong magkaroon ng kaligtasan. For your side, ang inyong tainga ay inyong ikiling. Pero sa iyong panig, ang iyong tainga ay iyong ikiling. It's very important. Ito po yung napakahalaga. This time, you look inclined your ear. Sa oras ito, mukhang talagang kinikiling ninyo ang inyong mga tainga. It's good. Opo, mabuti yan. But sometimes some people, even though they look at me, they think another thing. Pero minsan po, may mga tao po na kahit sila ay nakatingin sa akin, iba yung kanilang iniisip. Yeah. And they always look at the time. Lagi din po sila nakatingin sa oras. When the Bible seminar finish? Kailan ba matatapos yung Bible seminar? Why the Bible seminar too long? Bakit napakatagal ng Bible seminar? I have to go to house and I have to watch interesting drama. Kailangan ko nang umuwi ng bahay at manonood ako ng nakakaiyakit na drama. If you listen to the Bible seminar in this attitude, you cannot understand anything. Kaya kung makikinig kayo ng Bible seminar na may ganitong pag-uugali, wala kayong maintindihan anuman. Of course, you cannot get the salvation. At syempre, hindi kayo magkakaroon ng kaligtasan. So, incline your ear. Kaya kailangan nyo pong ikiling ang inyong tainga. Okay? And Isaiah 55 verse 6, inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatakwan, tumawag kayo sa kanya habang siya'y malapit. When you have the chance to listen to the word of God, it's the time you can find the true God. Kapag may pagkakataon kayo makapakinig ng salita ng Diyos, ito yung pagkakataon yung mahanap ang Diyos. It is the time God is near. Ito yung panahon kung kailan ang Diyos ay malapit. It means this Bible seminar,
is the chance that was given by God. Ibig sabihin ng Bible sa amin na ito, ito yung pagkakataon ibinigay ng Diyos. Chance was given to all the people. Ang pagkakataon po ibinigay sa lahat ng tao. But there are some people who catch the chance. Pero merong ilang mga taong nakakuha ng pagkakataon ito. But there are also the people who lose the chance. Pero meron din pong ilang mga taong nawawala sa kanila yung pagkakataon. I think some people here will get to the salvation in the last session. At sa tingin ko, ang ilan pa dito ang dumalo ay maring magkaroon ng kaligtasan sa huling session. They catch the chance. Dahil nakuha nila yung pagkakataon. But I think there will be some people who lose the chance. Pero sa tingin ko din, meron din po ditong mga dumalo na mawawala sa kanila yung pagkakataon. It should depend on you. At nakadepende yan sa inyo. God already gave the chance to all the people. Ibinigay na ng Diyos ang pagkakataon sa lahat ng tao. Don't lose this great chance. Huwag niyo pong sayangin yung pagkakataong ito. To somebody, this chance can be the last chance. At meron marahil sa isang tao, ito na yung huling pagkakataon niya. Isaiah 55:7, Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pagis. You have to know, you can have many wrong knowledge and misunderstanding in your life. Marahil, kailangan niyo pong malaman, meron po kayong maling mga pagkaunaw at pagkaintindi sa inyong buhay. Don't think your understanding is always right. Huwag niyo pong isipin ang inyong pagkaunawa po ay palaging tama. Sometimes your thought can be different from the word of God. Minsan po ang inyong pag-iisip po maaring iba po yan sa salita ng Diyos. Then you have to forsake your own thought. Kung ganyan, kailangan mo pong lisanin ang iyong kaisipan. Don't rely on your understanding completely. Huwag po kayong lubos na magtiwala sa inyong pagkaunawa. Sometimes our life, we frequently have a misunderstanding. Minsan po sa ating buhay, madalas po tayong nagkakaroon ng maling pagkaunawa. For example, halimbawa, let's look at picture. Tingnan po natin yung larawang ito. You can see one mukhang magandang babae. Nakikita niyo po yung mukhang magandang babae. Okay, mukhang magandang babae? Mukhang magandang babae po ba? Let me show you the truth. Ipapakita ko sa inyo yung katotohanan. Hindi magandang babae, right? Hindi po magandang babae, di ba po? Just an old man. Isang matanda lang po yan. Hindi magandang babae. Hindi magandang babae. Yeah. You can have misunderstanding, right? Maaari kayong magkaroon ng maling pagkaintindi, di ba? Yeah. So, you have to know, you can have a misunderstanding. Kaya kailangan yung malaman, maaaring magkaroon kayo ng maling pagkaunawa. Satan made many wrong knowledge. Si Satanas gumawa siya ng napakaraming maling kaalaman. To deceive the people. Upang dayain ang tao. So, yeah. Sometimes misunderstanding can lead to death. Minsan po yung maling pagkaintindi po ay patungo sa kamatayan. Maybe this kind of a situation happen. Marahil yung ganitong pagkakasitwasyon po ay maaaring mangyari. Gidugo, roju rendu sarlu mandu vadamani doctor garu chepparu ela vadalo teliyaka. లేరా అమ్మో ఇంత పరువునాడేంటి అన్న ఇప్పుడు పోసేమంటావా పోయిరా లేచి కూర్చుంటాడు ఇలా అయిపోయాడు నాకు డౌటే నానా Yeah, they look at the medicine, right? Di ba, tinignan nila yung gamot. Yeah, shake well. They have to shake the medicine. Kailangan aluging mabuti po yung gamot. But they shake the patient. Pero inalug po nila yung pasyente. Patient to die, right? Yung pasyente po, namatay. Yeah. Misunderstanding can lead to death. Ang maling pagkaunawa po ay maring patungo sa kamatayan. Especially misunderstanding about the salvation can lead to eternal death. Lalong-lalo yung maling pagkaintindi patungkol sa kaligtasan po ay patungo sa walang hanggang impyerno. Eternal death is eternal hell. Yung mali, walang hanggang kamatayan po yung walang hanggang impyerno. So, your attitude of listening, at first, incline your ear. Kayong pag-ugali ng inyong pakikinig, una, ikiling ninyo yung tainga. And have the mind, I will not lose the chance of salvation. At magkaroon kayo ng kaisipan na hindi ko sasayangin yung pagkakataon ng kaligtasan.
I will forsake wrong thought. At lilisanin ko yung maling kaisipan. But the most difficult thing. Pero ang pinakamahirap na bagay po. Most of people doesn't want to forsake their own thought. Karamihan sa mga tao ayaw po nilang talikuran, ulisanin yung kanilang maling kaisipan. Even though their thought is different from the Bible, they don't want to forsake their own thought. Kahit na yung kanilang maling kaisipan po ay iba sa Biblia, ayaw po nilang lisanin ito. Please be more humble. Pakiusap, pigit po kayong magpakumbaba. Yeah, then you can get the salvation. Pagkatapos, maaari kong magkaroon, makuha niyo ang kaligtasan. At first, let's think about our life. Una, pag-isipan po natin yung ating buhay. What the Bible says about our life. Ano ba yung sinasabi ng Biblia patungkol sa ating buhay? Awit 90 verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon o kung malakas kami ay 80 taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay nawawala. Ang mga taon na aming buhay ay 70 taon, right? O kung malakas kami ay 80 taon. Here, there are some people who are 70 or 80 years. Dito po, maaaring may mga tao pong 70 or 80 years. Yeah, that's a normal our life, right? Yan po yung normal sa na buhay. But the important thing, ngunit. Pero ang mahalagang bagay dito yung salitang ngunit. Ngunit. We can expect what kind of things come. Diba, hindi natin inaasahan yung darating na bagay po dito. Ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Hirap at kaguluhan lamang. Lamang. Okay? Yeah. Ang mga ito ay madaling lumipas sa kami ay nawawala. Yeah. The Bible said, this is our life. Sinasabi ng Biblia, ito po yung ating buhay. Let's think about life. Pag-isipan natin yung patungkol sa buhay. Yeah. Life is as the Bible says, life is affliction. Yung buhay po sinasabi ng Biblia kaguluhan po. Reflect your life. Ilarawan niyo po yung inyong buhay. How about your life? Always happy or very levelous life? Kamusta po ang inyong buhay? Palagi po bang masaya o kaguluhan? Very levelous life. Di ba? Napakahirap, nagpapagal po kayo. Yeah. Even young people, when they start school, levelous life already sad, right? Kahit doon sa mga kabataan po, pag nagsisimula sa kanilang pag-aaral po, naghihirap sila. Yeah. In the school, they have many homework, sa exam. School, napakarami nilang mga homework at mga exam. Yeah. Nowadays, already face-to-face, they have to get up early in the morning. Ngayon po, face-to-face na yan. Face-to-face na po, kailangan nilang bumangon ng maaga. Mahirap, right? Very levelous. Kaya po, napakahirap. Long time ago, my son also disliked study so much. Yung matagal na pong panahon, ganito din po yung aking anak. Yeah, he already experienced. Life is very levelous. Nahirapan niya na po yung napakahirap. He really doesn't like to study. Ayaw niyo pong mag-aral. I am your boss. 그렇게 하기 싫어? 어. Looks very laborious. 이봐 뭐강 힘들 나 힘들 보셔? Yeah, but adults will say that, oh, your time, best time. Pero sasabihin ng matatanda, yung panahon mo, yan yung pinakamainam school na panahon. School time is the best time. Yung panahon sa school, yung pinakamainam. Because when you become older, laborious day increase more and more, right? Dahil kapag tumanda ka na, yung mas paghihirap ay mas lalong lalala. And so when you become older and older, you will have a lot of disease and sick. At kapag kayo itatanda ng tatanda, magkakaroon kayo ng maraming karamdaman o sakit. The Bible also said, Ecclesiastes chapter 5, 17, basahin po natin ng sabay-sabay. Na lahat naman ng mga araw niya ay ginugol niya sa kadiliman at kalungkutan, sa maraming pagkainis, pagkakasakit, at pagsisisi. Yeah. Pagkakasakit, right? Pagkakasakit. Always, oh, pain. Lagi pong may sakit. May sakit.
Tapo ba? Especially older people? Lalo-lalo po sa mga matatanda. Yeah. Somebody describe our life. Mayroon pong nag-describe ng ating buhay. Yeah, baby drink milk. Yung baby po umiinom ng gatas. Yeah, use time like Coke. Panahon ng kabataan po, gustong-gusto yung Coke. When you become older, you like the wine. Kapag matanda na, gusto na po ng alak. But when you become old, you need to receive ningel in the hospital. Pero kapag matanda na po, kailangan nyo na pong tumanggap ng dextrose sa hospital. Tapo ba? This is your life. Ito po yung inyong buhay. Yeah. Life is a prison, tama. Ang buhay po yung kahirapan. And as the Bible says, life is a very short. At gaya ng sinasabi ng Biblia, ang buhay ay maiksi. When you are young, you fear all time does not go so fast. Kapag kabataan pa kayo, sa tingin ninyo, yung buhay ay hindi mabilis. When you are young, you want to become other as soon as possible. Di ba kapag yung habang bata pa kayo, gusto nyo agad na tumanda. But when you become older and older, you fear time goes so fast. Pero kapag habang tumatanda kayo, nararamdaman nyo ang buhay ay napakabilis. There is a life speed. Meron pong bilis ng buhay. If you are 20 years old, your life speed 20 kilometers per hour. Kung kayo ay 20 years old, ang bilis ng buhay ninyo ay 20 kilometers per hour. It's a tricycle speed, right? Yan po yung bilis ng tricycle. When you become 40 years old, your life speed 40 km per hour. Kung kayo po ay 40 years old, ang bilis ng inyong buhay ay 40 km per Maybe hour. Maybe it's the motorcycle speed. Marahil yan po yung bilis ng motorsiklo. How about when you become 60 or 70 years? Paano naman po kapag 60 or 70 years old? 70 km per hour. 60 km per hour. Yeah, it's a kotse speed, right? Yan po yung bilis ng kotse. Yeah, that's true. Opo, totoo po iyan. So, the life is like this. You every day you dig your own tomb. Ang buhay po ay gaya nito na araw-araw hinuhukay mo yung sarili mong libingan. As a time goes, it's like you dig your own tomb. Sa paglipas ng panahon, gaya po yan ng paghuhukay ng iyong sariling libingan. Someday you will enter there, right? At balang araw diyan ay papasok ka po diyan. There is a baby and grandfather. Meron po ditong sanggol at yung lolo. Long time ago, grandfather was also like this baby, right? Matagal na pong panahon yung lolo ay gaya din po ng sanggol na ito. But not so long, he become older. Pero hindi nagtagal, naging matanda po siya. Very fast. Napakabilis po. Yeah. You were born long time ago. Matagal ng panahon, kayo po isinilang. You had a time child. At meron kayong panahon ng kabataan. Yeah. You kabata. Become young man, you boast your strength. At naging kabataan po kayo at pinagmamalaki ninyong inyong lakas. If you are a woman, you boast your beauty, right? Kapag kayo ay mga babae, pinagmamayabang ninyong kagandahan. There are older people, older women. Di ba meron dito mga matatandang nanay? Long time ago, you were also like this, right? Matagal, dati po, ganyan din po kayo, di ba? Tapo ba? Yeah, maganda. And you have a happy time, at meron right? kayong panahon ng pagsaya. Yeah. You look so happy, right? At mukhang masaya po. You get married. Kayo po'y kinasal. Yeah, you go to honeymoon. Kayo po'y nagpunta you sa honeymoon. You have a child. Nagkaroon kayo ng mga anak. Yeah, minsan, you feel happy. Minsan, masaya kayo. But, it goes so fast. Pero yan po yung you become old. Nagiging matanda kayo. Yeah. Beauty already disappeared. Yung ganda po ay lumilipas. So yung same woman, right? Become yan, old. Yan po yung iisang babae lang at naging matanda. Your strength disappeared. Ang inyong lakas naglalaho. You become old, right? Nagiging matanda kayo. There is a Korean word, beautiful flower becomes a wither within 10 days. Sinasabi sa Korean sa ano po, na ang magandang bulaklak po ay nagiging lanta sa loob ng 10 araw. Beautiful flower looks good, right? Di ba yung magandang bulaklak po ay napaganda? But it become wither. Pero ito po ay nalalanta. I took a picture. At kumuha po ako ng larawan. In the Philippines. Sa Pilipinas. Very beautiful flower. Ito po ay napagandang bulaklak. I took a picture after 10 days. At talagang kumuha po ako ng larawan pagkatapos ng 10 araw. Already withered. At ito po ay talagang nalanta na. Pangit. Tama po ba? Pangit. This is our life. Ito po yung ating buhay. Finally we die. At huli-hulihan tayo mamamatay. We enter tomb. Papasok tayo sa libingan. And our body return to the ground. At ang ating katawan po'y babalik sa lupa. Yeah. Our life is very short. Yung ating buhay po'y napakaiksi.
like this video. Gaya po ng video na ito. He was just surprised because he already very old, right? Siya ay nagulat dahil siya ay naging matanda na po, di ba? Look in mirror. Tingnan niyo po yung salamin. You can find you are already old, right? Makikita niyo pong kayo po ay tumatanda. Yeah. We cannot get the real happiness in our life. Hindi natin makukuha yung tunay na kasiyahan sa ating buhay. Ecclesiastes chapter 5, 15 and 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung paanong siya ay lumabas, sinapupunan ng kanyang ina, gayon siya muling aalis. Hubad siyang dumating, wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod, na kanyang madadala sa kanyang kamay. Ito man ay isang malubhang kasamaan. Kung paano siya dumating, ay gayon siya aalis. At anong pakinabang mayroon siya na gumagawa siya para sa hangin? We are born in naked, right? Tayo po'y pinanganak na hubad. When we are born, we don't bring any money, right? Nung tayo po'y pinanganak, wala tayong daladalang anumang pera, di ba? How about when we die? Paano naman kapag namatay tayo? Can you bring your money? Madadala niyo ba ninyo ang inyong pera? Can you bring your beautiful house? Madadala ba ninyo ang napakaganda ninyong bahay? You die in naked also. Kayo'y mamamatay din pong hubad. Anong pakinabang mayroon siya na gumagawa siya para sa hangin? Can you catch the wind? Maaari niyo bang mahawakan yung hangin? Of course, you cannot catch the wind. Siyempre, right? Hindi niyo po maaaring mahawakan yung hangin. Yeah, you want to catch the happiness. Gusto niyo pong makakuha yung kasiyahan. But the problem, you cannot catch the real happiness in your life. Pero ang problema, hindi niyo po makuha-kuha yung tunay na kasiyahan sa inyong buhay. Maybe 10 years ago, you have many plan. Marami 10 taon na po yung nakalipas, nagplano kayo ng marami. If I do my best, 10 years later, I will be happy. Kapag gagawin ko yung aking makakaya sa pagkatapos sa 10 taon, ako'y magiging masaya. After 10 years, do you become happy? Pero pagkatapos ng 10 taon, naging masaya ba kayo? Pareho. Parehas pa din or po. Or become worse, right? Naging malala pa lang. Maybe now you try your best in your life to be happy after 10 years. Ngayon, sinusubukan mo sa iyong buhay na maging masaya pagkatapos ng 10 taon. But maybe 10 years later, you can find same situation. Pero marahil pagkatapos sa 10 taon, matatagpuan niyo yung parehas na kalagayan. You cannot catch the real happiness. Hindi niyo po makukuha yung tunay na kasiyahan. When you go to desert, you can see this kind of scene. Kapag pumunta kayo sa desierto, makikita niyo po yung ganitong mga tagpo. In desert, it's very difficult to find the water. Sa disyerto po, napakahirap makahanap ng tubig. Yeah, that's why it's very thirsty. Kaya dito po, talagang nakakauhaw. That's why many people search water. Kaya maraming tao po yung naghahanap ng tubig. When they search the water, finally they can see this kind of a scene. Kapag naghahanap sila ng tubig kaluluwa, makikita nila yung pangyayaring ito. They run into there. At tatakbo po sila dyan. But when they arrive there, they cannot find anything. Pero kapag nakarating na sila dyan, wala silang mahahanap na anuman. Because it's not real image. Dahil hindi yan tunay na larawan. It's a mirage. Yan po ay guni-guni. You know what's a mirage? Alam niyo po ba yung guni-guni? It's an optical illusion. Yan po ay optical illusion. That's why they search another water. Kaya maghahanap pa sila ng ibang tubig. They see some scene also. Nakakita sila ng ganong pangyayari ulit. They learn into there but nothing. Tatakbo sila doon pero wala pa rin. Continue. Magpapatuloy. Finally, they die. At kauli-ulian, mamamatay sila. Without finding real water. Nang hindi natatagpuan yung tunay na tubig. It's our life. Yan po ang ating buhay. You know, usually most people smile just 30 seconds a day. Kadalasan po yung mga taong mingiti sila 30 seconds kada araw. Who life put just 30 days. Sa kanilang buong buhay po, 30 na araw lamang. Very konti lang. Kakaunti lang. You smile konti lang. Right? Ingiti kayo, kakaunti lang. Check yourself. Suriin ninyo ang inyong sarili. But how about worry?
Pero paano yung alalahanin? 30 hours a day. 3 oras kada araw. 10 years of life. 10 taon sa, right? Sa inyong buong buhay. We have a lot of worry and concern. Marami tayong napakaraming alalahanin. Actually, we are not really happy, right? Sa tunay, hindi po tayo tunay nagiging masaya. I live for happiness, but why I'm not happy? Ako ay nabubuhay para sa kasiyahan, pero bakit hindi pa rin ako masaya? This donkey want to eat the carrot. Ang asno na ito, nais niyang kainin po yung carrots. But whatever donkey does, she cannot eat the carrot. Right? Ano man yung gawin ng asno, hindi niya po makain-kain yung carrots. Learn so fast. Tumatakbo siyang mabilis. But same, right? Same. Pero parehas pa din po. This man looks have a lot of things. Ang taong ito mukhang napakarami niya pong mga bagay. Success, pagtatagumpay, power, kapangyarihan, pleasure, kasiyahan po, money, kapera, knowledge, kaalaman. It's a difficult, maybe you are difficult to have even one thing, right? Marahil para sa inyo, napakahirap kahit isang bagay po ditong makuha. But this man said, I'm not still satisfied. Pero yung taong ito, hindi pa rin ako kontento. Bakit? There is a vacancy for man which cannot be filled with these. Dahil merong puwang sa isang tao na hindi po mapupunan ng mga bagay na ito. How can he fill the vacancy with what? Paano natin mapupunan yung puwang? Paano natin mapupunan yung puwang? You have to get the eternal life. Kailangan niyo pong magkaroon ng buhay na walang hanggan. When you get the eternal life, you can have a real happiness. Kapag nakuha niyo po yung buhay na wala hanggang, kayo po ay tunay na masisiyahan. Yeah. The success, power, pleasure, money, knowledge can fulfill your physical desire. Yung pagtatagumpay, kapangyarihan, kasiyahan, yung pera at kaalaman, maaaring makuha niyo po yan sa inyong physical but na buhay. But it cannot fulfill your spiritual desire. Pero hindi po yan yung makukuha sa inyong spiritual na pagnanahin. Until you get the eternal life, you cannot be satisfied. Hanggat hindi niyo po makuha yung buhay na wala hanggan, hindi po kayo makukontento. So, if you get the eternal life through this Bible seminar, you can find the real happiness. Kaya kung magkaroon kayo ng buhay na wala hanggan sa magitan ng Bible seminar, ito talagang tunay na kayong masisiyahan. This happiness will not be disappeared. Ang kasiyahan ito ay hindi po talaga maglalaho. Even though you don't have all these things, you can keep the happiness. Kahit na wala kayo ng lahat ng mga bagay nito, mapapanatili niyo yung kasiyahan. For me, 98 August the 6th, I could get the eternal life. Ako po, nakuha ko po yung tunay na kasiyahan noong 1998 August 6. The time I could find the real happiness. Sa panahong iyan, nakuha ko po yung tunay na kasiyahan. This happiness never disappeared from me. At yung kasiyahan ito hindi po naglalaho mula sa akin. Yeah, that's why I can boldly share this happiness. Kaya ngayon matapang ko pong ibabahagi yung kasiyahan ito. And the greatest problem in life is death. At ang pinakamalaking problema sa buhay ay kamatayan. The Bible said, Ecclesiastes chapter 9:12, also basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat hindi nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan, kagaya ng mga isda na nahuhuli sa malupit na lambat, at kagaya ng mga ibon na nahuhuli sa bitag, gayon ang mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan kapag biglang nahulog sa kanila. Sapagkat hindi nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan. You know your birthday, right? Di ba alam niyo po yung inyong birthday? Huh? You remember your birthday? Naalala niyo po yung inyong birthday? But you don't know when you will die. Pero hindi niyo po nalalaman kung kailan kayo mamamatay. Tama po ba? Yeah. Anybody can die accidentally. Ang sino man ay maaaring mamatay ng aksidente. Even young people can die by accidentally. Kahit yung mga bata po, maaari silang mamatay ng aksidente. Kayo ng mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan kapag biglang nahulog sa kanila. It can happen in our life. Maaring mangyari ito sa ating buhay. Yeah. As a bird is caught by snare. Gaya ng ibon na nahuhuli sa bitag. Yeah. 1 month ago, it happened in Korea. Isang buwan na po yung nakalipas, nangyari po ito sa Korea. In Seoul, yeah, in Itaewon, many crowd gathered together to celebrate Halloween.
Sa Seoul po, sa Itaewon, maraming mga tao po yung nagtipon-tipon po upang i-celebrate yung Halloween. It happened crowd crush. Pero nagkaroon po ng crush ng mga maraming tao. Too many people gathered so densely, crowd crush happened. Dahil sikip po, dahil sa napakaraming tao nangyari po ito. Through, because of this accident, more than 150 people died. Dahil sa pangyayaring ito, mahigit 150 po yung namatay. Suddenly, it happened. At bigla po itong nangyari. If they knew they can die when they go to Itaewon, maybe they wouldn't go there, right? Kung nalalaman nilang maaari silang mamatay sa Itaewon na yun, hindi po sila pupunta doon, di ba? But they didn't know. Pero hindi po nila nalalaman. Most of people are here are young people. Ang karamihan sa mga tao po nandito ay mga kabataan. Young people. Mga kabataan po. They accidentally died. At bigla po silang namatay. You heard about Kobe Bryant. Marahil na rin pakinggan niyo yung kay Kobe Bryant. He was a very famous basketball player in NBA. Siya ay sikat na basketball player sa NBA. Yeah. So he was 18-time All-Star in NBA. At 18 beses po siya naging All-Star sa NBA. He was a very successful basketball player. At isa po siyang matagumpay na basketball player. Yeah, of course, he earned a lot of money. Siyempre, kumita siya ng maraming pera. That's why he could buy the most expensive helicopter and safest helicopter in the world. Kaya nagawa niyang makabili ng pinakamahal at pinakaligtas na helicopter. He used the personal helicopter as a transportation. Ginagamit yung personal helicopter sa kanyang mga pag-alis po. He never expect he could die by helicopter accident. Hindi niya po inaasahan na maaari siyang mamatay sa helicopter. But unfortunately, he died by helicopter accident. Pero sa samang palad, namatay po siya sa accident sa helicopter. His great wealth couldn't keep him from his death. Yung kanyang malaking kayamanan po, hindi nakapag-ingat sa kanyang kamatayan. Anybody can die accidentally, right? Ang sino man po ay maaaring mamatay ng biglaan. But all the people doesn't want to die. Pero ang lahat ng tao po ayaw pong mamatay. Long time ago in Chinese, there was one king, Qin Shi Huang. Matagal na pong panahon sa China, meron pong isang hari, Qin Shi Huang. He was the king who made the Chinese as a united kingdom. Siya po yung hari na ginawa niyang pinag-isang kaharian po yung China. That's why he could have a great power and authority. Kaya nagkaroon siya ng malaking kapangyarihan at otoridad. That's whatever he want, he could do. Kaya anuman yung kanyang gustong gawin, nagagawa niya. But he feared one thing. Pero kinakatakutan niya isang bagay. There was his death. Yan po ay ang kanyang kamatayan. Because if he died, he couldn't continue his power and authority, right? Dahil kapag namatay po siya, hindi niya na magpapatuloy pa yung kanyang kapangyarihan. That's why he really didn't want to die. Kaya po ayaw niya po talagang mamatay. That's why he sent many people to other country to find the grace of eternal life. Kaya nagpadala po siya ng napakaraming mga tao sa iba't ibang bansa upang maganap ng damo ng buhay na walang hanggan. Please find the grace of eternal life. Pakiusap, hanapin ninyong damo ng buhay na so walang hanggan. So there is a record, even he sent many people to Korea. At meron din pong pangyayari na nagpadala siya ng maraming tao sa Korea. May tanong ako. Did he find the grace of eternal life? Nahanap niya po ba yung damo ng buhay na walang hanggan? Anong sagot? Anong sagot? Ano po yung sagot? Siyempre, he couldn't find. Siyempre po, hindi niya ito natagpuan. If he already found the grace of eternal life, maybe he's still alive in Chinese, right? Dahil kung talagang natagpuan niya yung buhay, damo ng buhay na walang hanggan, marahil buhay pa siya sa China. But he died at 49 years old. Pero namatay po siya sa edad na 49 years old. Even though he want to live eternal life, he died. Kahit na gusto niyang mabuhay ng sa walang hanggan, namatay po siya. His power, his authority couldn't keep him from his death. Yung kanyang kapangyarihan, otoridad ay hindi nakapag-ingat sa kanyang kamatayan. Greatest problem in our life is death. Ang pinakamalaking problema sa ating buhay ay kamatayan. Somebody describe our life like this. Meron pong isang naglarawan ng ating buhay gaya nito. One man met tiger on the mountain. Meron isang tao nakatagpo ng tigre sa isang bundok. He ran away with a great astonishing. At talagang tumakbo siya ng matinding takot. But unfortunately, he fell into cliff. Pero sa kasamang palad, nahulog po siya sa libis. Anong mangyari? Anong mangyari?
Pad Thai, right? But fortunately, he could hold on the root of a tree. Pero sa kabutihang palad, nakahawak siya sa ugat ng isang kahoy. But the problem, when he looked up, the tiger was waiting for him. Pero ang problema, kapag tumitingin siya sa itaas, nakatingin sa, naghihintay sa kanya yung tigre. Oh, terrible situation. Kaya nakakatakot na But the situation. Worst situation, when he looked at below, the gray snake was waiting for him to fall by opening the mouth wider. Pero malaking problema po, kapag titingin siya sa ibaba, yung malaking ahas po ay naghihintay sa kanya na mahulog, na nakabuka po yung malaking bibig. But suddenly, black mouse and white mouse came and tried to eat the root of a tree alternately. Pero biglaan po yung itim na daga at puting daga po ay sinusubukang kainin po yung ugat na kanyang hinahawakan. First the white mouse. Una po yung daga po, second, puti. Black mouse. Sunod yung itim na daga. Alternately. Salitan po. Anong mangyari? Very dangerous situation. Di ba, napakadelikadong sitwasyon. But at the moment, something sweet honey dropped into him. Pero sa sandaling iyon, merong pong napakatamis na honey po yung nahulog sa kanya. Very sweet honey poured into him. Napakatamis na honey po. But in this situation, he forgot that he could die. Pero sa sitwasyong ito, nakalimutan niyang siya ay mamamatay. He just tried to eat the sweet honey. Ang gusto niya lang ay kukakainin po yung matamis na honey. When you look at this man, looks very poor, right? Diba, kapag titinan nyo yung taong ito, siya po'y napakahangal. But, this man can be you. Pero ang taong ito ay maaaring ikaw po. Many people, the situation is like this. Maraming tao po, yung si kanilang kalagayan ay gaya nito. Tiger is like our busy life. Yung tigre po yan po yung ating busy na pamumuhay. We are so busy, we always alone. Tayo po ay napakabala. But someday we will die, right? Pero balang araw tayo po ay mamamatay. Snake represent our death. Yung ahas po ay kumakatawan sa ating kamatayan. And white and black mouse represent day and night. Yung puti at itim na daga po ay yung araw at gabi. As the time goes, he fall down, right? At saka paglipas ng panahon, siya ay bumagsak. What does it mean, honey? Pero ano ibig sabihin ng honey? Joy. Yan po yung kasiyahan. We want to enjoy this world, right? Nais na tayong magalak sa mundong ito. Because of some joy, you forgot your situation. Dahil sa kasiyahan pong ito, nakakalimutan natin yung ating sitwasyon. At any time, you can die. Anumang oras, maaari kang mamatay. If you die, you go to hell. Kapag namatay ka, pupunta ka ng impyerno. But you forgot your situation because of some joy. Pero nakalimutan mo yung sitwasyon dahil sa kasiyahan ito. How poor it is. Gaano kahangal po ito. So, conclusion of our life is vanity. Kaya yung conclusion ng ating buhay ay walang kabuluhan. If our life is like this, it's a real vanity life, right? Kung ating buhay po'y gaya nito, talagang ito po'y walang kabuluhan. So, the Bible said, Ecclesia chapter 1:2, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sinabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. 5 times repeat, walang kabuluhan. 5 ulit pong sinabi, walang kabuluhan. Do you know who said this? Kilala niyo po ba kung sino yung nagsalita nito? The Ecclesiastes was written by King Solomon. Ang Ecclesiastes po ay sinulat ni Haring Solomon. Yeah. Solomon was the great king in Israel. Si Solomon po yung pinakadakilang hari sa Israel. He could have whatever he wants. Nagagawa niya po yung gusto niyang gawin. He had the greatest knowledge and the wisdom in the world. Meron siyang pinakamalaking kaalaman at karunungan sa buong mundo. He could have the greatest wealth in the world. Nagkaroon siya ng napakalaking kayamanan sa buong mundo. So all his kingdom was decorated by gold. Kaya ang kanyang buong karyan ay may dekorasyon ng ginto. Whatever he want, he could do. Ano man yung gusto niyang gawin, nagagawa niya. You can think, right? He can be very happy. Maaring isipin niyo, maaring siyang maging masaya po siya. You can think he can be satisfied. Maaring isipin niyo siya ay nakontento. But his conclusion of life, vanity. Pero yung conclusion ng kanyang buhay, walang kabuluhan. Completely vanity our life. Lubos na walang kabuluhan yung ating buhay. That was his
conclusion of our life. Yan po yung conclusion ng kanyang buhay. Why our life is so vanity? Bakit yung ating buhay po ay napakawalang kabuluhan? Yeah, because we don't know the real purpose of our life. Dahil hindi natin alam yung tunay na layunin ng buhay. What's the purpose of our life? Ano po yung layunin ng buhay? Have you ever thought what's the purpose of your life? Napag-isipan niyo na po ba yung layunin ng buhay? Many people purpose of our life is earning the money. Maraming tao iniisip layunin ng buhay pagkita ng pera. They just focus on earning the money. Nakatuon lamang sila sa pagkita ng pera. Purpose of their life is money. Ang layunin ng kanilang buhay, pera. But of course, money cannot be the purpose of our life. Pero syempre, yung pera po hindi layunin ng ating buhay. Many people don't know what's the purpose of life. Maraming tao po yung hindi nalalaman yung layunin ng buhay. If you go to Africa, you can see this kind of animal. Kapag pumunta kayo sa Africa, makikita yung ganitong uri ng hayop. It's the springbok. Yan po yung tinatawag na springboks o usa. They make a big group. Sila'y gumagawa ng malaking grupo. They loves the eating the grass. At gusto-gusto nilang kumain ng mga damo. Yeah. But suddenly, one springbok start to run. Pero bigla na lang isang usa po ay tumakbo. Yeah. They are like a spring. Jump. Sila po'y gaya po ng malakas po sila tumalon. That's what they call the springbok. Kaya tinatawag silang springbok. When one springbok start to run, all the other springboks run together. Kapag ang isang springbok po ay nagsimulang tumakbo, sunod-sunod na po sila sama-sama. But they don't know why they run. Pero hindi nila nalalaman bakit sila tumatakbo. One springbok asks to the other springbok. Tinatanong ng isang usa yung isang usa. Why do you run? Bakit ka tumatakbo? I don't know, because you learn, I learn also. Hindi ko alam, dahil tumakbo ka, kaya tumakbo din ako. Why do you learn? Bakit ka tumatakbo? I don't know, I learn because you learn. Hindi ko alam, tumakbo ka, tumakbo ko dahil tumakbo ka. They just learn. Sila po'y tumatakbo lang. And then finally, they learn into the cliff and die all together. At kalaunan po, sila'y tumatakbo sa libis at mamamatay ng sama-sama. Like this picture. Gaya po ng larawang ito. It really happened in Africa. Nangyari talaga ito sa Africa. We are like a springbok. Tayo po'y gaya ng mga springboks. We live without knowing the purpose of our life. Hindi na nabubuhay tayong nang hindi nalalaman yung layunin ng buhay. Finally die. At kalaunan mamamatay. Student go to school because other student go to school. Yung estudyante pumupunta siya ng school dahil yung ibang estudyante pumupunta din ng school. You walk because other people also walk. Ikaw ay nagtatrabaho dahil yung iba nagtatrabaho din. You have to find the purpose of your life. Kailangan mong mahanap yung layunin ng buhay. Yeah. When you find the purpose of your life will not be vanity anymore. Kapag natagpuan mo yung layunin ng iyong buhay, ang iyong buhay ay hindi na magiging walang kabuluhan pa. Ano ang layunin ng paglikhas sa tao? God created the heaven and the earth. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa. At first, God created plant. Una, nilikha ng Diyos yung halaman. After then, God created the animal. Pagkatapos nito, sinunod niya yung hayop. And the last day, God created the man. At sa huling araw, nilikha niya yung tao. Plant was created for animal. Yung mga halaman nilikha niya para sa mga hayop. And plant and animal were created for man. At yung halaman at mga hayop ay para sa tao. If so, how about God? How about man? Kung gayon, paano naman po ang tao? What's the purpose of creation of man? Ano po yung layunin ng paglikha sa tao? It's for God. Ito ay para sa Diyos. Yeah. As we know, God is a lover. Gaya ng ating nalalaman, ang Diyos ay pag-ibig. Yeah. But if God is alone, God cannot love. Pero kung ang Diyos ay mag-isa, wala po siyang iibigin. Love need object of love, right? Yung pag-ibig, kailangan niya ng isang bagay na iibigin po. God created a man to love with a man. Ang Diyos, nilikha niya yung tao upang ibigin ng tao. But God is a spirit. Pero ang Diyos po ay espiritu. Yeah. To love with a man, man also needed to have the spirit. Upang ibigin ng tao, ang tao kailangan niya ding magkaroon ng espiritu. So God, when God created the man as the image of God. Kaya nung nilikha ng Diyos ang tao, nilikha niya din po itong may larawan ng Diyos. Yeah. Man has spirit, image of God. Ang tao ay mayroong espiritong larawan ng Diyos. Yeah. So Genesis chapter 1:27. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Anong ibig sabihin? Kanyang sariling larawan. Sinabi ng Biblia, ang Diyos ay espiritu. Ang Diyos ay espiritu. The image of God means man has the spirit.
Ang larawan ng Diyos, ibig sabihin ng tao po ay mayroong espiritu. Yeah. So man became spiritual being. Kaya ang tao po ay naging spiritual, spiritual po. Genesis chapter 2 verse 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lubong ng lupa. Yeah. Man's body came from the ground. Yung katawan ng tao po ay nagmula sa alabok. That's why if man's body die, man's body return to the ground. Kaya kapag ang tao po ay namatay, yung katawan ng tao po ay babalik sa alabok ng lupa. But inside of man's body, there is the image of God, the spirit. Pero sa kaloob-looban ng tao po, meron pong espiritong larawan ng Diyos. Ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Kaluluwa include the spirit. Yung kaluluwa po, kasama dito yung espiritu. So man is composed of body, soul, and spirit. Kaya ang tao po ay binubuo ng katawan, kaluluwa, at espiritu. If we divide the man, it become three parts. Kaya kung hatiin natin yung tao, mahahati ito sa tatlo. Ito ay espiritu, kaluluwa, katawan. Pag-isipan natin. Man has a spirit, soul, and the body. Ang tao po ay mayroong espiritu, kaluluwa at katawan. Man's body has appetite and sexual desire. Yung katawan ng tao po, meron po siyang ganas pagkain, sexual na pagnanasa. Yeah. You have a physical desire, right? Meron po kayong physical na pagnanasa, di ba? It's because of the body. Dahil po yan sa inyong katawan. Man's soul has a knowledge, emotion, and will. Ang kaalaman, ang kaluluwa ng tao, meron po siyang kaalaman, emosyon at kalooban. Yeah. And man's spirit has a religious mind, conscience, and desiring eternity. At ang espiritu ng tao po, meron siyang reliyosong kaisipan, budhi, at pagnanais sa walang hanggan. You have to know, plant has only body. Kailangan niyong malaman, ang halaman po ay merong katawan lamang. Plant doesn't have a soul and spirit, right? Yung halaman po, wala siyang espiritu at kaluluwa. But animal has soul and body. Pero ang hayop po meron siyang kaluluwa at katawan. So that's why animals have a knowledge, emotion, and will, right? Kaya yung mga hayop po meron silang emosyon, kaalaman, at yung kalooban. But the important thing, the image of God's spirit. Pero ang mahalagang bagay dito yung larawan ng Diyos Espiritu. Only man has a spirit. Tanging tao lamang po yung may espiritu. Animal doesn't have a spirit. Yung hayop po'y wala silang espiritu. God didn't create the animal as an image of God. Hindi nilikha ng Diyos yung hayop bilang larawan ng tao. God created the man as an image of God. Nilikha ng Diyos ang tao sa larawan ng Diyos. That's why only man has a religious mind. Kaya tao lamang po yung mayroong liyosong kaisipan. Yeah. Only man has a religious mind, it testifies man has a spirit. Ang lahat ng tao po'y may liyosong kaisipan, ibig sabihin ang meron po siyang espiritu. You know, monkey, you know, unggoy, right? Alam niyo po yung unggoy, di ba? Yeah. Mukhang tao, unggoy, right? Mukhang tao po yung unggoy. Yeah. That's why if we teach unggoy, unggoy imitate man. Kaya kapag tinuruan natin yung unggoy, kaya niyang gayahin yung tao. There are some unggoy try to have a cigarette. May mga unggoy sinusubukang manigarilyo. Yeah. There are some unggoy can drive a motorcycle. Merong mga unggoy kayang magmaneho ng motorsiklo. Mukhang tao, right? Mukhang tao na po, di ba? But even though we teach unggoy, there is no unggoy pray. Pero kahit naturuan natin yung unggoy, walang unggoy pong nananalangin. Unggoy cannot pray. Yung unggoy po hindi siya makakapanalangin. Because unggoy doesn't have a religious mind. Dahil ang unggoy po wala siyang reliyosong kaisipan. But man has a religious mind, right? Pero ang tao po yung merong reliyosong kaisipan. Yeah. It testifies, right? And only man has a conscience. At ang tao lamang po yung may budhi. Animal just live according to their basic instincts. Yung hayop po nabubuhay lamang sila ayon sa kanilang basic instinct. So even the lion killed the rabbit, lion doesn't have any guilty, right? Kaya kahit na makapatay po yung leon po, hindi po magigilty yung leon. But if man kill somebody, man has a great guilty in pero kapag conscience, right? Pero kapag ang tao po'y nakapatay ng isang tao, meron siyang malaking guilty sa kanyang puso. Even though nobody knows your sin, if you have a sin, you have a guilty, right? Kahit na walang nakakalam ng kasalanan mo, kapag may kasalanan ka, nagigilty ka, di ba? It is because of your conscience. Ito po ay dahil sa iyong budhi. Yeah. Only man has the conscience. Tanging tao lamang po yung may budhi. And also man only has a
desiring eternity. At ang tao lamang po yung may pagnanais sa walang hanggan. We learn men can live 70 or 80 years. Di ba nat pag-aralan natin yung tao ay mabubuhay lamang ng 70 taon, walang hanggan. Why men desire eternity? Pero bakit ang tao po yung nagnanais ng walang hanggan? Because man is a spirit. Dahil ang tao po yung merong espiritu. Yeah. Man's a spirit can live eternal. Yung espiritu ng tao maaaring mabuhay ng walang hanggan. So it's true, only man has a spirit. Kaya totoo po ito na tang espiritu lang, yung tao lamang po yung espiritu. Because a man has a religious mind, you need to meet through God. Kaya po, dahil ang tao mayroong reliyosong kaisipan, kailangan niyang mahanap yung tunay na Diyos. You have to find the true God. Kailangan niyang matagpuan yung tunay na Diyos. Because a man has a conscience, you have to get the forgiveness of sin. Dahil ang tao mayroong budi, kailangan niyo pong magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan. Because a man desire eternity, you need to get the eternal life. Dahil ang tao ay nagnanais ng walang hanggan, kailangan niyong magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, through Bible seminar, we can get all these things. Kaya sa magitan ng Bible seminar, makukuha natin ang lahat ng bagay na ito. Your spiritual problem can be solved. At ang inyong spiritual na problema ay malulutas. Because a man has the image of God's spirit, man is so precious before God. Dahil ang tao po'y merong larawang, espiritong larawan ng Diyos, kaya ang tao po'y nasa karangalan. Taong nasa karangalan, subalit hindi nakakaunawa, ay kaya ng mga hayop na namamatay. Anong ibig sabihin? Taong nasa karangalan. Tingnan. Nobody sleepy? Wala po bang inaantok? Nobody? Wala po bang inaantok dito? Huh? Kailangan exercise? Okay. Kailangan nyo po ng exercise? Yeah, let's have some stretching. Kaya mag-exercise po tayo? Sa itaas po? Yeah. Okay. Stretching. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah. Kanan, kanan. Sa kanan po. Kanan. Kanan. Kanan po. Yeah. You follow me? Sundan niyo po ako. Kaliwa. 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 Okay. Likod. Sa likod po. Yeah. You shake your shoulder. Yeah, maybe you are not familiar to our Bible seminar. Marahil hindi kayo familiar sa dalawang oras na Bible seminar. You feel so tired. At napagod po kayo. Okay, let's continue. Kaya magpatuloy po tayo. Let's focus. Okay? Magtuon po tayo. Yeah, God is a love. Ang Diyos ay pag-ibig. God created a man to love with a man. Nilikha ng Diyos ang tao upang ibigin ang tao. And God is a spirit. At ang Diyos ay espiritu. That's why God created a man as the image of God. Kaya nilikha ng Diyos ang tao na may larawan ng Diyos. That's why man has the spirit. Kaya ang tao po mayroong espiritu. Man is in honor. Kaya ang tao po'y nasa karangalan. Yeah. But problem happened. Pero ang problema ay nangyari. That's a sin. Yan po'y kasalanan. Man's sin broke love between God and man. Yung kasalanan ng tao yung sumira ng pag-ibig sa pagitan ng Diyos at tao. When man can commit a sin, man's spirit was dead. Nung nakagawa ng kasalanan ng tao, yung espiritu ng tao po'y namatay. Oh, we learn spirit can live forever and ever. Di ba natutunan natin yung espiritu ay mabubuhay magpakailanman? How can spirit die? Kung ganyan, paano mamamatay ang espiritu? Let's think about it. Pag-isipan po natin ito. In the Garden of Eden, God commanded to Adam. Sa halaman ng Eden, inuutos ng Diyos kay Adan. Yeah, Genesis chapter 2:17, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit, mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Don't eat the fruit. Huwag kang kakain ng buong nakakain. Sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Yeah. Salita ng Diyos, right? God's commandment. Yan po'y utos ng Diyos. But
as we know, Adam ate the fruit in the Garden of Eden. Pero gaya ng ating nalaman, si Adam po kinain niya yung bunga ng bunga dun sa halaman ng Eden. Today when he ate, he didn't die. Pero nung araw na kainin po niya po iyon, di po siya namatay. But the Bible says, today you eat, you shall surely die. Pero sinasabi ng Biblia, sa araw na kainin mo niya, iyon ay tiyak na mamamatay ka. It's what died. Kung ganun, ano po yung namatay? His body didn't die. Yung kanyang katawan po ay hindi namatay. His spirit was dead. Yung kanyang espiritu po ay namatay. Sin, because sin separated Adam from the life of God. Dahil yung kasalanan po yung humiwalay kay Adam mula sa Diyos. Okay? You have to understand? That's why God sent the word of God to revive the dead. Kaya ipinadala ng Diyos yung salita ng Diyos upang buhayin ang patay. But men's side need to understand the word of God. Pero sa panig ng tao, kailangan niyang maintindihan yung salita ng Diyos. Because when we understand the word of God, we can be born again. Dahil kapag naintindihan natin yung salita ng Diyos, may papanganak na muli tayo. Then dead spirit become alive. Pagkatapos yung patay na espiritu, mabubuhay muli. Then we can go to heaven. Kung ganyan, makakapunta tayo ng langit. But does not understand. Pero kapag hindi nakaunawa, yeah, dead spirit cannot be alive. Yung patay na espiritu, hindi mabubuhay. Then go to hell. Kung gayon, mapupunta ng impyerno. You need to understand meaning of being born again. Kailangan yung maintindihan yung ibig sabihin ng maipanganak na muli. Sinabi ni Jesus, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos, that's the eternal heaven. Yung kaharian ng Diyos, yan po yung walang hanggang langit. When you are born again, you can go to heaven. Kapag right? Naipanganak kang muli, ikaw ay makakapunta ng langit. What's the meaning being born again? Ano pong ibig sabihin ng ipanganak na muli? Jesus also said, Juan chapter 3:6-7, also basahin po natin ng sabay-sabay. Ang ipinanganak laman ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kang ipanganak na muli. Look at. Born, what's the born of the Spirit is a spirit. Ano pong ipinanganak ng laman ay laman. It's easy to understand. Born of flesh is a flesh. Mas madaling maintindihan po yung ipinanganak ng laman ay laman. Mom, the belly big. Diba yung tiyan ng nanay po ay lumalaki. Yeah. Baby is a bone. At may papanganak po yung sanggol. You were also born long time ago, right? Dati din po, ipinanganak kayo, di ba po? You have a birthday. At meron kayong birthday. Man has the spirit. Ang tao po ay merong espiritu. Inside of a body. Sa katawan, sa loob ng katawan. But man's spirit, lay down means, was dead. Pero yung espiritu ng tao, yung nakahiga po dito, ay patay. Man's spirit was dead because of a sin. Ang espiritu ng tao po'y patay dahil sa kasalanan. So man's dead spirit must be alive. Kung gayon, ang patay na espiritu ng tao ay dapat na mabuhay. Alive. Mabuhay po. This is the meaning of being born again. Ito po yung kaulugan ng maipanganak na muli. Being born again is a dead spirit become alive. Ang maipanganak na muli ay yung patay na espiritu ay muling mabuhay. Being born again doesn't mean go to attending born again church. Yung may panganak na muli, hindi ibig sabihin po niya na pumunta ka ng church. Born again church. Hindi yan pagpunta sa pagdalo sa born again church. Yeah. Dead spirit must be alive. Yung patay na espiritu ay dapat na mabuhay. Yeah. But dead spirit can become alive only through the word of God. Pero yung patay na espiritu ay mabubuhay lamang kapag naintindihan yung salita ng Diyos. 1 Peter chapter 1:23, ipinanganak na kayong muli, hindi nang bining nasisira, kundi nang walang kasiran sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Right? The Bible clearly said you can be born again through the word of God. Malinaw na sinasabi ng Biblia, may papanganak na muli kayo sa magitan ng salita ng Diyos. Let's try to raise your right hand. Subukan po natin itaas yung inyong kanang kamay. Right hand. Kanang kamay po. Raise your hand. Itaas niyo po. Let's try to raise your left hand. Yung kaliwa naman po, itaas din po. Let's try to clap. Okay. Salamat po. Follow me. Salamat po sa pagsunod sa akin. Why did you raise your hand? Bakit po ninyo itinaas ang inyong kamay? I didn't move your hand, right? Di ba hindi ko naman ginalaw ang inyong kamay? I just said. Sinabi ko lamang po.
Raise your hand. Itaas ninyo ang inyong kamay. My word, move your hands, right? Ang aking salita yung nagpagalaw ng inyong kamay. It means my word has a power. Ibig sabihin yung salita ko may kapangyarihan. Tama ba? Tama. My word moved your hand. Kaya yung salita ko yung nagpagalaw ng inyong kamay. Dead spirit can be alive by word of God. Ang patay na espiritu ay maaaring mabuhay sa magitan ng salita ng Diyos. The word of God has a power. Ang salita ng Diyos meron pong kapangyarihan. Yeah. So, our side, we have to clearly understand the word of God. Kaya sa ating panig, kailangan nating malinaw na maintindihan yung salita ng And Diyos. And the word of God will revive you. At ang salita ng Diyos yung bubuhay sa iyo. Then you can be born again. Kung gayon, ikaw ay may papanganak na muli. You can go to heaven. Maaari kang makapunta ng langit. Okay. Job chapter 19:26, basahin po natin ng sabay-sabay. At pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat. Right? It means your body died. Ang ibig sabihin ng inyong katawan namatay. Yeah. When your body died, it's not the end. Kapag namatay ang inyong katawan, hindi pa dyan nagtatapos. Yeah. Makikita ko ang Diyos. Meron ko. Your body died, but you are still meron, right? Di ba namatay ng inyong katawan, pero meron pa rin kayo? Ko. Anong ko? It's your spirit. Yan po ay ang inyong espiritu. So, you need to understand the meaning of death. Kaya kailangan niyong maintindihan yung ibig sabihin ng kamatayan. Yeah, death means a separation. Ibig sabihin ng kamatayan, pagkahiwalay. Originally, man's body, man's spirit live together. Kaya po nung sa'yo, halaman lang ide, anong nilikha ng Diyos, ang tao, man's body die by accident or disease. Pero yung tao, maaaring mamatay na aksidente po, then, karamdaman. Then, man's spirit cannot abide in the body anymore. Pagkatapos, yung espiritu ng tao, hindi na mananatili sa tao. Man's spirit goes out the body. Yung espiritu ng tao lalabas sa katawan. Separation, right? Pagkahiwalay po. Then the body, yeah, is a dead body, right? Pagkatapos yung katawan po, patay na pong katawan dead yan. Dead body return to the ground. At yung patay na katawan, babalik Maybe sa lupa. Maybe you have experience to attend the funeral. Marahil nagkaroon na kayo ng karanasang dumalo sa mga lamay. When you go to funeral, you can see the dead body, right? Kapag pumunta tayo sa mga lamay, makikita nyo po yung patay na katawan. What's the dead body? Ano po yung patay na katawan? Dead body, nothing. Di ba yung patay na katawan? Wala na po yan. It's just dust of ground. Yan po ay libingan. Na, Because the spirit already went out. Dahil yung kanyang espiritu po ay lumabas na. Naintindihan nyo po? Death means a separation. Yung kamatayan po ibig sabihin, pagkahiwalay. Yeah. So, we have to solve a spiritual problem through this Bible seminar. Kaya kailangan nating malutas yung spiritual na problema sa magitan ng Bible seminar na ito. 1 chapter 17 verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Yeah, ito ang buhay na walang hanggan, ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. To get the eternal life, you have to know true God. Upang magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan mong makilala ang tunay na Diyos. The important thing, tunay. Ang malagang bagay dito yung tunay. Because there are fake God. Dahil meron pong mga faking Diyos. There are many false God. Napakarami pong mga bulaang Diyos. You have to know true God in the Bible. Kailangan yung makilala ang tunay na Diyos sa Biblia. That's very, very important. Yan po yung napakahalaga. To know true God, you must learn the Bible. Upang makilala ang tunay na Diyos, kailangan yung pag-aralan ng Biblia. We cannot see God, right? Di ba hindi natin maaaring makita ang Diyos? Is there anybody who saw God? Meron ba ditong nakakita na sa Diyos? Nobody, right? Walang sinuman po, di ba? Yeah. We cannot see God. Hindi natin maaaring makita ang Diyos. So how can you know God? Kung kaya, paano natin makikilala ang Diyos? That's the question. Yan po yung katanungan. How can you know God? Paano natin makikilala ang Diyos? Even though we cannot see God, there is the way we can know God. Kahit na hindi natin nakikita ang Diyos, mayroong paraan para makilala ang Diyos. For example, microwave, we cannot see. Halimbawa yung microwave, hindi natin ito nakikita. But we can know there is a microwave through cell phone. Pero maaari nating malamang may microwave sa pamamagitan ng Because mga cellphone. Because all cellphone has an antenna. Dahil ang lahat ng mga cellphone mayroong antenna. Antenna catch the microwave, right? Yan yung po yung kumukuha ng mga microwave. Nowadays, many people have a smartphone. Ngayon po, di ba, karami sa mga tao may smartphone.
Walang antena? Walang antena? Don't worry, inside meron antena. Huwag kayo magkala sa loob niyan, merong antena. That's why we can have a conversation, right? Kaya nagkakaroon tayo ng mga pag-uusap. In the air, there are a lot of microwaves. Sa mga hangin po, napakaraming mga microwave. Yeah, dark night, we cannot see. Sa madilim na gabi, hindi natin ito makikita. But there is a way we can see clearly at night. Pero merong paraan upang makita tayo ng malinaw sa gabi. There is a thermal imaging camera. Yan po yung thermal image camera. Yeah, or infrared camera. O yan yung infrared camera. Mm-hmm. We can see clearly, right? Makikita natin ito ng malinaw. There is a way we can see at night. Merong paraan para makakita tayo sa gabi. May tanong ako. Can you see your utot? Maari niyo mo bang makita ang inyong utot? Utot. You have utot, right? Meron kayong utot, di ba? After dinner, you want to utot? Di ba, pagkatapos niyo pong kumain, gusto niyo umutot? Can you see utot? Makikita niyo bang yung utot? Let me show you utot. Ipapakita ko po sa inyo ang inyong utot. Oh, very clear, right? Diba, napakalinaw po. Be careful, meron camera? Mag-ingat po kayo, merong camera sa likod. Yeah, somebody can look at your utot. Maaring may tumitingin sa inyong utot. Anyway, there are other way we can see, even though we cannot see through our eye. Kaya pa man, meron pong paraan kahit na hindi ito nakikita ng ating mata. Yeah, we cannot see God. Hindi natin maaaring makita ang Diyos. But no problem. Pero walang problema. We have the Bible. Meron tayong Biblia. God gave the Bible to us. Ibinigay ng Diyos ang Biblia if sa atin. If we learn the Bible, we can know God's existence. Kapag pinag-aralan ninyo ang Diyos, ang Biblia, maaari nyo makilala na merong Diyos. To know true God, we must learn the Bible. Upang makilala ang tunay na Diyos, kailangan yung pag-aralan ang Biblia. What's the Bible? Ano po bang Biblia? Bible is a very old book. Ang Biblia po ay napakandang aklat. First the Bible is a Genesis. Ang unang aklat po ay Genesis. It was written BC 1500 years ago. Ito po ay naisulat BC 1500 years. Until BC 400. Hanggang sa BC 400. We call it the Old Testament. Tinatawag po natin itong Lumang Tipan. It's a 39 books. Meron itong 39 na aklat. After Jesus Christ, New Testament was written. Pagkatapos ni Hesus Kristo dumating po, naisulat yung 20 bagong tipan. Until AD 100. Hanggang nung AD 100. New Testament, 27 book. At ang bagong tipan, may 27 na mga aklat. So it's a very old time it was written, right? Kaya ito po ay napakatagal na panahong isinulat. From 3,500 to 1,900 years ago. Mula 3,500 years na yung nakalipas hanggang 1,900 years total yung nakalipas. Total 66 book. At meron itong kabuang 66 na aklat. The writer, king, fisherman, doctor, shepherd, more than 40 persons. Ang mga nagsulat, hari, mga mangingisda, doktor, mga pastol, at mahigit 40 mga tao. Recording place, Jerusalem, Samaria, Rome, many places. Ang lugar ng pinagsulatan, Jerusalem, Samaria, Rome, at iba pa. But the important thing, the author of the Bible is God. Pero ang pinakamalagang bagay dito, yung mayakda ng Biblia ay Diyos. And the contents of the Bible from start to the end of human history. At ang nilalaman ng Biblia ay mula sa pasimula hanggang sa katapusan ng kasaysayan ng sangkatauhan. The Bible was written like this. Ang Biblia ay po sinulat gaya nito. Yeah, walang propesya. There are many prophecies in the Bible. Meron pong napakaraming propesya sa Biblia. Na tumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Mula sa Diyos, right? Yeah. It's not the will of man. Hindi po ito kalooban ng tao. Yeah. It was written by the will of God. Ito ay sinulat sa kalooban ng Diyos. Yeah. So the Bible was written in this way. Kaya ang Biblia ay sinulat sa ganitong paraan. Yeah. Book of Jeremiah. Aklat ng Jeremias. Jeremias is of the prophet. Si Jeremias po, propeta siya. God said to Jeremiah. Sinabi ng Diyos kay Jeremias. Jeremiah wrote the Bible. At si Jeremias yung nagsulat ng Biblia. Wrote the book, it become the Bible. At yung kanyang sinulat ay naging Biblia. Yeah, Islam mo sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinabi sa iyo. Yeah. It became
The book of Jeremiah. At ito po ay naging aklat ng Jeremias. Yeah, the Bible was written in this way, right? At ang Biblia ay sinulat sa ganitong paraan. So anyway, the Bible is not the word of man. Gayunpaman, ang salita ng ang Biblia po hindi salita ng tao. The Bible is the word of God. Ang Biblia ay salita ng Diyos. It's like this. Ito po ay gaya nito. Yeah. Grandmother speak. Yung lola po ay nagsalita. Granddaughter listen and write. At yung kanyang apo ay nakikinig at yeah, ito'y sinulat. It become the letter. At ito po ay naging sulat. Yeah. It's a letter of a grandmother, right? Ito po yung sulat ng lola. God speak. Ang Diyos ay nagsalita. Human write. Sinulat ng tao. Yeah, it became the Bible. At naging Biblia. Our time, the Bible already translated to many languages. Sa panahon natin, ang Biblia po ay naisali na sa napakaraming mga lingwahe. 2017, already 3,324 languages. Noong 2017, meron na pong 3,324 na mga wika. In old time, there was no paper like this. Sa noong unang panahon, wala pong mga papel na gaya nito. It was written in sheepskin ito like this. Ito ay sinulat sa mga balat ng hayop gaya nito. Or the papyrus. O sa mga papyrus. Yeah, and it was a preserved in the jar. At iningatan ito sa mga preserba, ay sa mga banga. But our time, all the Bible was found. Pero sa ating panahon, yung matandang Biblia po ay natagpuan. It was found in Israel, Qumran Cave. Ito ay natagpuan sa Israel sa Qumran Cave. It is called Dead Sea Scroll. Tinatawag itong Dead Sea Scrolls. This Dead Sea Scroll was written around 2,200 years ago. Ang Dead Sea Scroll na ito ay naisulat mahigit 2,200 years na po yung nakalipas. But this old Bible and our current Bible, exactly same. Contents. Pero yung matandang Biblia na ito at yung Biblia na meron tayo ngayon, yung nilalaman po, parehas na parehas. It means the Bible was never changed. Ibig sabihin, yung Biblia po hindi talaga kailanman nagbago. So it proved that they are absolutely same as the present Bible. Kaya pinatutunayan nito na sila po tiyak na kaparehas po ng Biblia na meron tayo ngayon. Yeah. It's the Word of God. Ito po yung salita ng Diyos. So, we have to know true God through the Bible. Kaya kailangan nating makilala ang tunay na Diyos sa magitan ng Biblia. Yeah. There are many ways we can know true God. Napakaraming paraan upang makilala ang tunay na Diyos. Remaining time, let's try to know true God through creation. Sa natitirang oras, pag-isipan natin makilala ang Diyos sa pamagitan ng paglikha. Romans chapter 1:20, basahin po natin ng sabay-sabay. Mula pa ng likain ang sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pag-a-Diyos, bagaman hindi nakikita ay naunawaan at nakita sa magitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. If you look at carefully creation of God, you cannot give any excuse. Kung titingnan niyo po yung mga nilikha ng Diyos, hindi po kayo makakapagdahilan. Yeah, you can conclude that there is a creator. Masasabi niyo talagang merong lumikha. Yeah, the creator is God in the Bible. Ang tagapaglikha ay ang Diyos na nasa Biblia. The Bible start Genesis chapter 1 verse 1. Ang Biblia ay nagsimula sa Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Nang posimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. The Bible start through this verse. Ang Biblia ay nagsimula sa ganitong verse. The creator is God. Ang tagapaglikha ay Diyos. God in the Bible. Ang Diyos na nasa Biblia. You cannot give any excuse. Hindi kayo makakapagbigay dahilan so ng anumang dahilan. So let's check the creation of God. Kaya suriin natin yung paglikha ng Diyos. At first, God made a plant to supply nutrition to men. Una, nilikha ng Diyos ang halaman upang mag-supply ng nutrisyon sa mga tao. Genesis chapter 1 verse 11, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng halaman na mga tanim na nagkakabinhi at ng punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi, ang bawat isa ayon sa kanyang uri sa ibabaw ng lupa. At ito ay nangyari. God created the plant on third day. Nilikha ng Diyos ang halaman sa ikatlong araw. Yeah. So without the plant, animal and man cannot live. Kaya kung walang mga halaman, ang hayop at tao po hindi mabubuhay. Because God made a plant to supply nutrition to man. Dahil nilikha ng Diyos ang mga halaman upang mag-supply ng nutrisyon sa tao. So originally man was created to eat the fruit and the vegetable. Kaya sa original po nilikha ng Diyos ang tao, nakainin po yung mga halaman at mga gulay. So there are a lot of fruit and
vegetable, right? Kaya di ba napakaraming uri ng mga prutas at mga gulay, di ba? Different kind, right? Magkakaiba yung uri. Yeah, different taste. Magkakaiba yung lasa. Yeah, different color. Magkakaiba yung kulay. Yeah, why God created so many kind of plant? Bakit nilikha ng Diyos yung napakaraming uri ng mga halaman? Yeah, because man can get all the nutrition through this plant. Dahil ang tao maaari niya makuha ang lahat ng mga nutrisyon na ito sa magitan ng mga halaman. So, you heard about photosynthesis? Napakinggan niyo na po ba yung photosynthesis? All the plant need to receive sunlight. Ang lahat ng mga halaman kailangan niya makakuha ng sinag ng araw. When plant receive sunlight, plant absorb carbon dioxide. Kapag ang halaman ay nakakuha ng sinag ng araw, makakuha din po siya ng carbon dioxide. When man inhale, carbon dioxide emit, right? Kaya po kapag ang tao humihinga, lumalabas po yung carbon dioxide. And we absorb oxygen, at right? At tayo po tumatanggap ng oxygen. But plant is a different from man. Pero yung halaman po iba sa tao. Plant absorb carbon dioxide. Yung tao, yung halaman po yung kumukuha ng carbon dioxide. And plant emit oxygen. At nilalabas niya po yung oxygen. That's why when without the plant, man cannot get enough oxygen. Kaya kung walang mga halaman po ang tao hindi makakakuha ng sapat na oxygen. Yeah. And also, we learn man's body came from the dust of the ground. At natutunan natin na yung katawan ng tao po ay nagmula sa alabok ng lupa. Right? Di ba po? And if man's body die, return to the ground. At kapag namatay yung tao, yung katawan ng tao, babalik sa lupa. Man, that's why man needed to get the nutrition from the ground. Kaya yung tao po kailangan niya makakuha ng nutrisyon mula sa lupa. But only plant can change it. Yeah, all the nutrition in the form of form that we can eat. Pero tanging mga halaman lang po makapagbabago sa nutrisyon mula sa dun sa lupa hanggang maging mga prutas ito. Plant can change the nutrition in soil to the form it's a fruit, root or leaf that we can eat. Kaya yung mga halaman lamang po yung makapagbabago sa nutrisyon na mula sa lupa hanggang maging ito po yung mga prutas. If no plant, we have to eat the soil. Dahil kung walang mga halaman, kailangan natin kainin yung lupa. Yeah. But it's difficult to eat the soil, right? Diba? Pero napakahirap pong kainin yung lupa. But because of the plant, we can eat masara, fruit, vegetable, any kind of a thing. Pero dahil sa lupa, nakakain natin yung masarap na mga prutas at mga gulay. Yeah. It's God's plan, God's design. Yan po yung plano ng Diyos, disenyo ng Diyos. Creator God, right? Tagapaglikhang Diyos. Yeah. So, when we look at the plant, we know there is a creator God. Kaya kapag titingnan natin yung mga halaman, makikita natin, makikilala natin yung merong tagapaglikhang Diyos. It's very amazing. Ito po yung nakakamangha. And also animal teachers, God created them. At tinuturuan tayo ng mga hayop na ang Diyos yung lumikha sa kanila. Job chapter 12, 7 to 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit ngayon, tanungin mo ang mga hayop at tuturuan kanila. Ang mga ibon sa sempapawid at kanilang sasabihin sa iyo, o ang mga halaman sa lupa at tuturuan kanila, at ang mga isda sa dagat ay magpapahayag sa iyo. Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito? Tanungin mo ang mga hayop. Do you have any animal in your house? Meron mo ba kayong mga hayop sa inyong bahay? Anong hayop? Ano pong hayop? Aso? Aso? Or the manok? Ask to them. Tanungin niyo po sila. Will you give the answer? Magbibigay ba sila ng sagot? Sinabi ng Biblia, tuturuan kanila. Tuturuan kanila. Ask to the dog. Kaya, try to ask to the dog. Kaya subukan niyo pong magtanong sa aso. What the dog says? Ano bang isasagot ng aso? Woo, woo, woo. You cannot understand? Right? Di ba hindi niya maintindihan? Yeah. What does it mean? Ano pang ibig sabihin nito? It means if you study or look carefully to the animal, you can find that there is a creator. Ibig sabihin, kapag tinignan at pinag-aralan yung mabuti, ang hayop, meron pong tagapaglikhang Diyos. God created the animal. Nilikha ng Diyos ang hayop. Yeah, God designed and created the animal. Ang Diyos yung nagdisenyo at nagplano sa mga hayop. That's why they teach you there is a creator God. Kaya tuturuan ka nilang merong tagapaglikhang Diyos. God created every kind of animal. Nilikha ng Diyos ang iba't ibang uri ng mga hayop.
Ayonsa kanya kanyang uri. Ayonsa kanya kanyang uri. Right? There are so many kind of animal in the world. Napakaraming uri ng mga hayop sa buong mundo. Continue 25. Ayonsa kani kanilang uri. Ayonsa kani kanilang uri. Ayonsa kanilang uri. Why God repeatedly says ayon sa kanilang uri? Bakit paulit-ulit na sinasabi ng Diyos po ayon sa kanilang uri? Because God knew someday some people insist revolution theory. Dahil alam ng Diyos na balang araw pipilitin ng mga tao yung revolution evolution theory. Many people believe revolution theory. Maraming tao po ay naniniwala sa evolution theory. They say it's a science. Sinasabi nila ito yung siyensya. Yeah. Originally man was a monkey. Original ang tao ay unggoy. Monkey evolved to man. At yung unggoy po nag-evolve naging tao. Is it possible? Posible po ba ito? Your descendant is a monkey? Ang inyo pong mga kanununuan, unggoy? Many people believe. Maraming tao po yung naniniwala dito. Especially many Korean. Lalo na yung mga maraming Koreano. They believe. Sila yung naniniwala. Because they learn in the school. Dahil kanilang pinag-aralan ito sa school. They think it's a science. Sa tingin nila ito yung siyensya. But you heard about the story? Fable? Pero napakinggan nyo po ba yung mga pabulang ito? Frog of Prince. Yung frog prince. Yeah, prince cursed. Yung prinsipe po sinumpa. That's why become frog. At naging palaka. But when the princess kissed to the frog, the frog changed to prince again. Pero nung hinalikan ng prinsesa yung palaka, naging prinsipe po itong muli. It's a fable, right? Iyan po yung pabula, di ba? Many people say it's a fable, but they think it's a science. Maraming tao sinasabi ito po yung pabula, pero itong bagay nito sinasabi nila ito yung siyensya. Yeah, but the Bible said God already create according to each kind. Pero sinasabi ng Biblia, nilikha ng Diyos ang kanilang uri. Not evolution theory, right? Hindi po yung evolution theory. Yeah. So if we look at the animal, there are many kind of animal. Kung titingnan natin yung mga hayop, napakaraming uri po ng mga hayop. Under the sea, there are many beautiful fish. Sa ilalim ng dagat, napakaraming uri ng magagandang mga isda. God designed, God created. Ang Diyos yung nagdisenyo, ang Diyos ang lumita. Even small insect. Kahit sa mga many insekto, kind, right? Napakaraming uri. We can know there is a design. Designer. Mayalaman nating meron pong nagdisenyo. Designed by God, right? Dinisenyo ng Diyos. Creator. Designed by God. Dinisenyo ng Diyos. Chameleon. Yung chameleon po. Chameleon is a very special animal. Yung chameleon po, ito po yung special na hayop. Chameleon can change their body color. Yung chameleon, kaya niyang baguhin yung kulay ng kanyang katawan. It's so surprising. Nakakamangha, di ba? Because God designed, God create them. Ang Diyos ang disenyo, ang Diyos ang gumika sa kanila. Tingnan. Tingnan niyo po ito. Chameleon. All kind of color he can change. Ang lahat ng uri ng kulay kaya niyang magbago. Yellow po. Green, the blue. Anong color? Brown. You cannot do, right? Di ba hindi nyo kayang gawin ito? You always the same color. Laging isa lang yung kulay ninyo. But God design and create chameleon by giving special ability. Pero dinisenyo talaga ng Diyos ang chameleon na mayroong special na abilidad. Yeah, so all animal has their own special character. Kaya ang lahat ng mga hayop po mayroon silang kanya-kanyang special na pagkatangian. Yeah, ibon. Ang ibon po. Very beautiful color. Napakagandang mga kulay. God designed, right? Ang Diyos yung nagdisenyo. There is a airplane. There are air show. Meron pong air show po sa let's aeroplano. Compare air show by airplane and bird performance. What's the better? Ihambing natin yung air show ng mga aeroplano at ng mga hayop. Yung ibon. The right side, bird. Sa kanan po, yan po yung ibon.
May tanong, which performance is better? Anong performance po yung mas maganda? Yeah, men's performance by airplane cannot compare to the performance of by bird, right? Yung performance ng tao sa magitan ng eroplano ay hindi maihambing sa performance ng hayop. Yeah. God's creation, right? Yan po yung paglikha ng God Diyos. God created them. Ang Diyos ang lumikha sa kanila. Yeah. Even God created a transformer animal. Kahit ang Diyos nilikha niya din po yung transformer na hayop. Yeah. They can change their body. Kaya nilang baguhin yung kanilang katawan. But men imitate the animal, right? Pero ang tao, ginaya niya yung hayop. Men just to make an animation, transformer. Ang tao ay gumawa lang ng animation yung transformer. But it's on a real level, right? Pero hindi po yun yung tunay na tunay po. The armadillo can make like a ball. Yung armadillo kaya niya pong gumawa maging bilog. When enemy come, change it to like a ball. Kapag may kaaway po, dumarating yung kaaway, nagiging bola po siya. They protect themselves. Pinoprotektahan niya yung kanyang sarili. Look at armadillo. Tingnan po natin. Okay. Yeah. Can you try? You try to make a ball? Kaya niyo po subukan kung maging bilog? It's impossible, right? Imposible po yan, di ba? Yeah, but God created the armadillo to make a ball. Pero nilikha ng Diyos ang armadillo upang maging bilog. He make this ball shape, even the lion cannot eat. Kaya kahit kapag nagiging hugis bilog na siya, kahit yung leon po, hindi siya kayang kainin. Because the skin, very strong. Dahil yung kanyang balat po'y napakatigas. Yeah, the tooth of a lion will be broken. Yung ngipin ng leon po'y masisira. Yeah, no animal can eat. Walang hayop po'y maaaring kumain sa kanya. God designed, God created, right? Ang Diyos yung nagdesenyo, ang Diyos yung lumikha. Yeah. It's also a very special animal. Ito po'y special din pong hayop. It is called bombardier beetle. Tinatawag po itong bombardier beetle. Why bombardier beetle? Bakit po bombardier beetle? This insect explode a bomb. Dahil ang insektong ito naglalabas ng bomba. Because this animal has a special two chamber. Dahil ang hayop ito meron siyang dalawang special na chamber. Yeah, this chamber can make hydrogen peroxide. Ang isang chamber po naglalabas ng meron pong hydrogen peroxide. This chamber can make hydroquinone. At ang chamber na ito meron pong hydroquinone. Yeah. And two material mixed together. At ang dalawang materials na ito ay naghahalo. The end of the body. At sa dulo ng kanyang pitan po. Then it explode. At ito po'y sumasabog. It become bomb. At nagiging bomba. So when enemy try to eat come to bombardier beetle, yeah, their body is a bone. Pero kaya kapag kinakain, susubukan siyang kainin ng kalaban po yung kanyang iinit po yung katawan niya. How small insect can make a bomb? Gaano po yung maliit na insekto po'y nakakagawa ng bomba? Can it make by itself? Na magagawa niya ba ito sa magitan ng sarili niya lamang? It's impossible, right? Imposible po ito, di ba? God made. Ang Diyos yung gumawa. Try to make a bomb by your body. Subukan niyo po ninyong gumawa ng bomba sa inyong katawan. Can you explode a bomb? Maaari niyo po kayong maglabas ng bomba? Even you are so intelligent than this insect, you cannot do, right? Di ba kahit na mas matalino kayo sa insekto na ito, hindi niyo po kayang gumawa, di ba? You just possible you emit utot. Di ba, right? Ang posible lang gumaya kayo sa utot. Utot is another bomb, right? Ang utot po hindi yung bomba. Yeah. There is a creator God, right? Meron pong tagapaglikhang Diyos. Yeah. So through animal, we can know there is a creator God. Kaya sa magitan ng mga hayop, maaari nating malaman na mayroong tagapaglikhang Diyos. Yeah. And the rest, man's body is God's masterpiece. At hulihan po yung katawan ng tao po, ito yung pinakamagandang disenyo ng Diyos. Awit 139, 13 and 14, basahin po natin ng sabay-sabay.
sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi at sa bahay bata ng aking ina, ako'y iyong hinabi. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. May tanong ako, who made you? Sino pong gumawa sa inyo? Your parents? Ang iyong magulang? Your parents can make you? Maaari ba kayong gawin ng iyong magulang? Your parents cannot make you. Hindi yung kayo maaaring gawin ng inyong magulang. God made you. Ang Diyos ang gumawa sa inyo. Your parents just gave us you. Right? Ipinanganak lang kayo ng inyong magulang. If God does not make you inside of your mother's womb, you cannot be made, right? Kung hindi kayo ginawa ng Diyos sa loob ng sinapupunan ng inyong ina, hindi kayo magagawa. God made you. You have to keep in mind, God made you. Kailangan yung tandaan, ginawa ka ng Diyos. Huh? That's why God is your creator. Kaya ang Diyos ang iyong tagapaglikha. Yeah. You have your parents. Meron kang iyong magulang. They gave birth to you. Sila yung nagsilang sa iyo. They both of you. Siya yung nagpalaki sa iyo. That's why you have to know them, you have to serve them. Kaya kailangan mo silang makilala at kailangan mo silang paglingkuran. If there is your creator. Pero kung merong tagapaglikha, how much you have to know him and how much you have to serve him? Gaano po inyo po siya dapat nakilalanin at paglingkuran? You have to know your creator. Kailangan mong makilala ang iyong tagapaglikha. You have to serve your creator, right? Kailangan mong paglingkuran ang iyong tagapaglikha. How about you? Paano ka naman po? You really serve him? Pinaglilingkuran mo ba talaga siya? But anyway, man's body is God's masterpiece. Pero gayon man, yung katawan ng tao po, ito po yung pinakamagandang disenyo ng Diyos. Man made the robot hand, God made the man's hand, which one more convenient? Ang tao ay gumawa ng robot na kamay at ang Diyos ay gumawa ng kamay ng tao. Ano mas maganda? Of course, God made the man's hand much more convenient. Siyempre, right? Yung kamay ng tao na ginawa ng Diyos yung pinakamas mabuti po. Raise your hand. Itaas niyo po ang inyong kamay. Magandang hand. Magandang kamay po ba? Magandang kamay? Yeah. It's a very convenient, right? Di ba, napaka Whatever you think, it can move. Ano man yung inyong isipin, pwedeng gumalaw. If you want to left, right side. Kung pwede nyo sa kaliwa. If you want to catch something. Kapag gusto nyo kunin ng isang bagay. Especially man's hand. You try to make this shape. Subukan nyo pong gumawa ng ganitong hugis. Try. Subukan po ninyo. Madali, right? Madali po, di ba? Only man can make this shape. Tanging tao lang yung makakagawa ng ganitong hugis. Kamay ng unggoy. Kamay ng unggoy po. It's impossible. Imposible yan. Huh? Unggoy only catch like this. Yung unggoy ganito lamang po. But man's hand can do like this. Pero yung kamay ng tao, maaaring gumawa ng ganito. Man's hands can do very sensitive work. Kaya yung kamay ng tao, maaaring niyang gawin kahit yung mga sensitibong mga gawa. Very special hands. Napaka-special po. That's why man's body is a God's masterpiece. Kaya yung katawan ng tao po ay pinakamagandang disenyo ng Diyos. You know, even when we look at our body, we are surprised. Alam nyo po, kahit titingnan natin yung ating katawan, nakakamangha. Yeah. Man's body is so delicate. Yung katawan ng tao po ay napaka... Let me show one example. Papakita ko po sa inyo isang halimbawa. You have a... skin hair, right? Meron po kayong balahibo, di ba po? You have skin hair? Meron kayong balahibo? Your skin changes according to weather condition. Ang balahibo nyo po nagbabago yan depende sa klima. Weather condition, yeah. In this hot weather condition, your skin changes. Kapag mainit po yung klima po, ang inyong balahibo po ay nakatumba. At first, hair declines to release the heat around it. Una po yung balahibo po ay nag-recline upang ma-release po yung init mula dito. Yeah, because it's a hot weather, your skin needed to remove heat. Dahil sa mainit po ang inyong balahibo, kailangan nyo maglabas ng init. Yeah, to keep your body. Upang mapanatili ang inyong katawan. The hair decline. Kaya yung balahibo po ay nakatumba. To remove heat. Upang maalis yung init. And you make us sweat like this. At right? Gumagawa kayo ng pawis gaya nito. Yeah. But cold weather condition. Pero kapag malamig po. Yeah. Hair stand up to trap the heat around it.
At yung balahibo po ay tumatayo upang mapanatili po yung ini. So when you feel cold, your hair stand up. 'Di ba kapag nakaramdam kayo ng lamig, tumatayo po ang inyong balahibo. Right? When you experience, right? Your hair stand up, right? 'Di ba naranasan ninyo at tumatayo yung balahibo? But how is it possible? Pero paano po 'yan nagiging posible? Because itchy hair their own muscle. Dahil ang bawat balahibo po meron niyang sariling muscle. Yeah. Hair erect muscle relax, allowing the hair to flatten. Yeah, there is a hair. Each hair has a their own muscle, right? Kaya ang bawat balahibo meron kanyang muscle. But in cold weather, different, right? The muscle changes, right? Pero kapag malamig po yung muscle po ay nagbabago. Yeah, to erect the hair. Upang mapalabas po mapalabas yung hangin. If not God created, designed and created, how is it possible? Pero right? Kung hindi ito dinisenyo at nilikha ng Diyos, paano mangyayari ito? Yeah, God really man's body is so delicate. Kaya yung katawan ng tao po ay napaka hina. We can know Creator God. There is a Creator God. Kaya malalaman natin na meron tagapaglikhang Diyos. Yeah. So we can know God through creation even though we cannot see God. Kaya maaari nating makilala ang Diyos kahit sa magitan ng paglikha, kahit na hindi natin nakikita ang Diyos. Ang Diyos ay buhay. Tama po ba? Yeah. You study a lot in this world. Diba? Lagi kayo nag-aaral sa mundong ito. Elementary, school, high school, college, you spend a lot of time for the study. Kayo'y nag-gumugugol ng maraming oras para sa pag-aaral. If you calculate the time, maybe it reaches 38,400 hours. Kaya kung bubuuin niyo lahat ng oras po, ito 38,400 hours. But how about this Bible seminar? Pero paano naman po yung Bible seminar na ito? Every day we learn 2 hours. Kada araw 2 oras tayong nag-aaral. Only 5 sessions. 5 session lamang total, po. Total 10 hours. So matotal 10 oras. Compare with your study in this world, Bible seminar very small time. Kumpara sa inyong pag-aaral sa mundong ito po, yung Bible seminar po ay napaka-iksi. But studying this world is for remaining 30 or 40 years. Pero yung pag-aaral sa mundong ito, yan po yung para sa inyong natitirang 30 to 40 years. But this Bible seminar for the eternal life. Pero ang Bible seminar ito ay para sa buhay na walang hanggan. And studying this world, it's not sure. At yung pag-aaral sa mundong ito, hindi pa yan sigurado. You cannot guarantee you succeed in your life. Hindi nyo magagarantiyang ikaw ay magtatagumpay sa iyong buhay. But the Bible seminar is so sure. Pero ang Bible seminar, sigurado po yan. If you invest 10 hours this way, you can get the eternal life. Kung mag-i-invest kayo ng 10 oras sa linggong ito, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Will you not invest this time? Hindi ba kayo mag-i-invest sa oras na ito? 10 hours is a very small time compared with your whole life. Yung 10 oras po ay napakaiksing panahon kumpara sa inyong buong buhay. Please invest 10 hours just. Pakiusap, i-invest nyo po yung 10 oras. I understand you are very busy in this world. Naiintindihan ko pong napakabala nyo sa mundong ito. But this week, God really invited you to this Bible seminar. Pero sa linggong ito, talagang inimbitahan kayo ng Diyos sa Bible seminar na ito. So please. Kaya pakiusap. Give your time this week. Ibigay niyo po ang inyong oras sa linggong ito. You'll not regret. Hindi niyo ito pagsisisihan. It will be the most precious time in your life. Maaaring ito yung pinakamagandang oras sa inyong buhay. Yeah, the last part, Kaikan 27 verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag mong ipagyabang ang kinabukasan sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadali ng isang araw. You have to know, tomorrow is not yours. Dapat mong malaman, ang bukas ay hindi sa iyo. Some of you have the mind, I can have another chance next time. Ang ilan sa inyo, maring magkaroon ng kaisipan, magkakaroon pa ako ng pagkakataon sa susunod. Because this week, I'm so busy. Dahil sa oras araw nito, busy ako. This week, I don't have a good feeling. Sa linggong ito, hindi maganda yung aking pakiramdam. Don't delay. Huwag niyo po itong iantala. Nobody knows what will happen tomorrow, right? Dahil walang sino man yung nakakaalam kung anong magaganap bukas. Yeah. So,
I really hope see you tomorrow. Kaya ako'y talagang umaasang magkikita tayo bukas. Because I experienced many times. Dahil naranasan ko maraming beses. Yeah. Second day, disappear. Ikalawang araw, marami pong naglaho na. Don't lose the chance. Kaya huwag niyong sayangin yung pagkakataon. Okay? Yeah. Okay, let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear worshipful and gracious Father, mahal naming Ama na mahabagin at papagpala, thank you for giving a great chance we can have the Bible seminar this week. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng dakilang pagkakataon na magkaroon ng Bible seminar sa linggong ito. God, please allow your mercy to all the people. Pakiusap, Diyos, ibigay niyo po ang inyong habag sa lahat ng dumalo. Please allow all the situations so that all the people can continue this Bible seminar until the end. Ipaintulot niyo po ang lahat ng sitwasyon upang lahat ng mga taong ito ay magpatuloy hanggang sa huling session. Please have nobody be lost before God. Pakiusap, tulungan niyo po na walang sinuman po yung mawala sa harapan ng Diyos. Please lead all the people to get the true salvation. Pakiusap, patnubayan niyo po ang lahat ng tao na magkaroon ng kaligtasan. We only rely on your mercy and gracious. Umaasa lamang kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. See you tomorrow. Salamat po. Kita-kita tayo bukas.